Sumalang na rin sa house hearing ang dalawa pang high-profile inmates na sina Vicente Sy at Peter Co. Pati na rin ang isa pang dating security ni Senator De Lima para magbigay ng kani-kanilang mga testimonya. Naglabas na rin ang contempt order ang Kamara laban sa dating driver at security aide ni Senator De Lima na si Ronnie Dayan dahil sa makailang beses nitong hindi pagsipot sa pagdinig. Live mula sa Quezon City, my report, si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Jessica, sa pagpapatuloy ka ng pagdinig dito sa Kamara ay humarap ang dalawang sinasabing Chinese drug lords ng Bilibid. Bukod dyan, ay humarap din po ang isang dating security ni Senador Laila De Lima na limang beses daw nag-encash ng cheque para sa kanya at gayon din yung band manager ni Herbert Colango. At ngayong gabi din ay nagpalabas na ng contempt order ng Kamara laban kay Ronnie Dayan, ang dating driver bodyguard ni De Lima na ilang beses nang pinatawag pero hindi dumalo sa pagdinig. By a vote of 2/3 of the members of the Committee on Justice present, there being a quorum, you are hereby cited in contempt of the House of Representatives for your refusal without legal excuse to obey summons issued by the Committee on 28 September 2016 and to comply with the show cause order issued on 6 October 2016. As a consequence, you shall be ordered, arrested, and detained until you comply. Binasa din ni Corporal Romel Falca Santos, miyembro ng PSG na dating security ni De Lima, ang kanyang affidavit. Sabi niya, nag-encash siya ng cheque para kay De Lima ng limang beses. Pero aminado siya na hindi niya nakita kung kanino galing ang cheque, pero ang pinakamababa raw ay 100,000, ang pinakamataas naman ay 300,000. Hindi rin daw niya alam ang account number dahil nakalagay ang mga bank documents na dala niya sa sealed envelope at ito'y binibigay na lamang niya sa staff ng bangko. Ang testimonya naman ng Chinese inmates na sina Vicente Sy at Peter Co ay nakatuon sa milyong-milyong cash na pinamigay daw nila sa ilang opisyal ng NBP at DOJ. Sa testimonya ni Sy, sinabi nitong naobserbahan niya na malakas umano ang inmate na si JB Sebastian sa Noy DOJ Secretary De Lima. Nakapagbigay din daw siya ng total na 2.6 million pesos, ilang bigay ito sa staff ni former DOJ Undersecretary Francisco Baraan. At ito raw ay para sa ilang kahilingan na kalaunan ay naibigay naman. Bagamat hindi daw siya nakapagbigay ng pera direkta kina De Lima o Baraan, ang batayan daw niya ay yung naibibigay yung pabor na hinihiling niya. Binasa rin sa pagdinig ang supplemental affidavit ni former NBI OIC and Deputy Director Rafael Ragos kung saan sinabi niya na humingi umano si Dayan ng pera sa kanya para sa kandidatura ni Senador Laila De Lima sa Senado. On second week of January 2013, Ronnie Dayan, the driver bodyguard of the then DOJ Secretary Laila De Lima, approached me while I was at the latter's house in South Bay Village, Paranaque City, and told me, "Sir, gawa tayo ng pera." I replied, "Bakit naman?" To which he answered, "Sir, kakandidato si ma'am." I had no choice but to say yes to Mr. Dayan because I know how close he is to Secretary De Lima. I am a frequent visitor to the house of Secretary De Lima in Paranaque City, her office on Padre Paura Street, Ermita, Manila, and even in their house in Bicol. So I was able to observe their behavior and intimacy towards each other. It is easy to see and perceive that Mr. Dayan is more than just a driver bodyguard of Secretary De Lima. And their former driver of Secretary De Lima, and their relationship goes beyond that of an employer and employee. Jessica, yung paratang na yan, ano, nakaugnay dun sa kanilang relasyon ay naitanggi na ni Senadora De Lima. No? In fact, last week ang sinabi ay sabi niya natural lang na magiging close siya sa kanyang security dahil yung kanyang buhay daw ay nakasalalay doon sa kanyang mga security. Patuloy, Jessica, ang pagtatanong ngayon at si Ragos nga ay sinabi rin dito na yung pera ay binibigay niya kay Dayan bagamat ilang beses ito ay naganap sa
bahay umano ni Senador De Lima. Jessica? Mm. Sandra, nagpapatuloy pa rin yung pagdinig hanggang sa mga sandaling ito. Tama ba? Yes, Jessica, kasi ang gusto ng mga kongresista, particular ito nga si Representative Umali, ay talagang matapos na raw ito kahit na ito'y umagahin. So, ang ilang beses niyang sinabi kanina ay last hearing na daw ito, kaya talaga uubusin nila yung kanilang tanong. At as of last count nga niya, nasa 45 to 50 pa na kongresista yung gustong magtanong, Jessica. Mm, itong si Vicente Sy, kasama siya dun sa mga nasugatan nung nagkagulo, no? Nung insidente ng mga stabbing sa Bilibid. Magaling na ba siya? Nakapag-testify ba siya personally? Yes, Jessica, doon nagpunta siya dito personal. Bagamat hindi sila, may mga masasabing problema, no, sa communication, no, kasi sila'y nagtatagalog pero medyo limited din yung kanilang Tagalog. Ganun din ay yung kanilang English, di rin naman sila gaano nag-i-English. Kaya dumating pa sa punto, no, na nagpatawag na isang interpreter, no, mula sa Ateneo para nga matanong sana. Pero ang napansin natin ay dahil medyo nagiging magulo, no, yung pag-extract na information sa kanila, dahil nga rin sa communication, ay hindi na rin sila ganong tinanong pa, Jessica. Pati si Tony Ko, yung isa pang Dumanoy drug lord. At saka, I'm sorry, Peter Ko, ito yung makailang ulit na binanggit na biggest drug lord ni General Bato de la Rosa mismo. At I think even the president, no? Nag-appear din dyan sa Kongreso ngayon, Sandra? Yes, Jessica, nandito si Vicente Sy at Peter Ko. Okay, basically in a nutshell, ano yung buod ng kanilang testimonya? Ganyan na may problema sa communication dahil they speak Chinese, tapos Tagalog or English yung hearing, no? Yung kanilang affidavit, in what language ba, Sandra? Ang nangyari ay binasa, no, ng abogado ang kanilang affidavit, no, at ang testimonya nila ay tumutok nga doon sa drug trade, no, sa Bilibid. Halimbawa yung paano sila naglalagay at saka paano yung communication nila sa labas, Jessica. Yun na nga lamang kanina nung gusto sanang malaman na isang kongresista kung paano talaga yung detalye. Halimbawa, tinanong siya, no, halimbawa, tumatawag ka ba at paano mo na i-coconnect yung mga kliyente sa labas doon sa mga bibili, no? Yung mga ganong detalye, medyo nahirapan yung communication. Bagamat ang naintindihan ko, nakuha ko mula doon sa pagtatanong, ay sila ay meron pa rin connection sa labas, meron silang network sa labas. At at one point nga, sinabi pa nga nitong si Peter Sy na ang kanilang kliyente ay mga Chinese din, no? At ayon nga sa kanila ay meron silang pamamaraan para sila ay makapag-communicate sa labas, Jessica. Mm, nakakapagtaka lang kasi talaga nakakagulat, no, na yung drug trade sa labas ng Bilibid, abay, doon pala naluluto, hindi man niluluto, doon pala plinaplano, doon pala kini-carry out sa loob mismo ng bilangguan. Yes, Jessica, kung paniniwalaan naman yung kwento ni Sebastian, ang sinasabi naman niya ay yung aktwal na droga ang pumapasok doon, yung kanilang consumption lamang, no? Pero yung daw drug trade ay hindi na talaga doon pumapasok yung droga, kundi talagang parang kinoconnect na lamang, no, ang kliyente at saka yung magdi-deliver ng droga, Jessica. Mm. So yung droga nasa labas, nakakapasok sa loob ng Bilibid. Itong mga Chinese, alleged Chinese drug lords, ano ba yung negosyo nila? Sa loob lang ng Bilibid o pati yung nasa labas, Sandra? Yung nasa labas, Jessica, kung ang kwento ni Sebastian ang paniniwalaan, no, ay
kung may pumapasok sa Bilibid, ito ay para sa consumption ng mga nasa Bilibid. Pero yung bentahan sa labas, no, na malaki, ay talagang nangyayari na sa labas yung droga. Parang tinatraffic na lamang nila yung droga between doon sa mga nagde-deliver at doon naman sa mga bumibili ng droga, Jessica. Mm. So far, Sandra, sa lahat ng mga testigo na nagpunta na dyan mula sa Bilibid, ang kanilang itinuturo ay itong si Dayan. Except si Sebastian na as of today, ang itinuro naman ay si Jonel Sanchez. Ito yung mga aide ni Senator De Lima. Tama ba? Yes, tama, Jessica. No, at ang medyo kakaiba nga sa sinabi ni Sebastian, parang ang pinapahiwatig niya ay may relasyon pa nga daw di umano. Ito nga si Sanchez kay Senador De Lima. At naiiba nga yan doon sa sinasabi ng iba pang inmates na di umano ang karelasyon ay si Dayan. Jessica. Ano ba ang assessment kaya kung may nakausap ka man lang ng mga kongresista dito sa narrative na ipresent ni Sebastian? No, maraming medyo detalyado yung pagkakakwento niya nung kung paano nila isinasagawa yung drug trade, kung sino yung mga magkakampi, etc. Anong assessment nila? Nakatulong ba ng malaki itong narrative ni Sebastian or medyo panggulo siya? Jessica, kanina, no, meron tayo na nakausap na kongresista, no, parang ang sinasabi nga niya, talagang obviously meron nagsisinungaling dito, bagamat hindi naman niya sinasabing si Sebastian yun, ano, kasi ang katotohanan naman ng bagay na ito, Jessica, lahat sila ay, kumbaga, convicted, no, criminals na nakakulong sa Bilibid, ano, at one point pa nga, very interesting yung point na isang kongresista na may takot ba kayo na kayong makukulong for contempt, at sinabi nga ni Sebastian na siya ay nakakulong naman na. Kumbaga, ang punto nga ng kongresista ay siyempre sila ay maring magsinungaling at hindi sila matatakot sa magiging parusa ng pagsisinungaling dahil sila nga po'y nakakulong na doon sa Bilibid. So, at this point, Jessica, no, merong mga accounts na magkaka-kontra at ang masasabi mo lang, siyempre, his word against the word of another, ano, at ito po ay pare-parehong Bilibid inmates, Jessica. Ngayon na nga, kasi para bang ang source nitong lahat ng impormasyon nung nangyayari sa loob ng Bilibid mismo, mga, siyempre, mga nakakulong sila. So, siguro, in terms of credibility, medyo may merit yung kanilang mga sinasabi. Pero hindi rin dapat kalimutan na itong mga to, ilang taon na nasa Bilibid, aral na sa kalakaran sa loob at kung paano paikutin yung kanilang mga gwardiya at yung mga namumuno, etc. Pero hindi pa rin, parang if we have to take it for the value, no, ng kanilang testimonya, nakakagulantang talaga na yung bilangguan sa pagkakaalam ng marami sa atin, abay, industriya pala ng shabu yung kanilang ginagawa dun sa loob mismo o sa likod mismo ng rehas. Yes, Jessica, tama ka. At iyan ay isang bagay na para nagkakaisa sila, no, na kumbaga inaamin nila na meron talagang ganung nangyayari at malaking source of income ito. At kung papakinggan mo nga, no, yung sinabi ni Sebastian dun sa report kanina ni Tina at maging yung sinasabi nung Chinese inmates dito ay milyon-milyon talaga kaya nilang ilabas, no. Halimbawa, merong hinihinging pabor at ito ay nangangailangan na magbigay, ay agad nilang naibibigay in cold cash yung pera dito sa, sabi niya, sa official NBP o ng DOJ, Jessica. Mabanggit ko lang yung mga binanggit ni Congressman Barbers kanina na parang he likened yung trade ng droga dyan sa loob ng Bilibid to parang the Central Bank of Bilibid. Tapos sabi ni Sebastian, sa dami daw ng pera pong umiikot sa loob ng Bilibid, aba, kailangan pa nila ng mga machines, no, para magbilang ng pera. In any case, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.